Mga maganda-gandang laban to, mga kaibigan. Number 1 Philippines versus number 1 barangay. So, sino magwawagi? Nuira ba o Arkangel? Pakilala namin ito mabilis. Saksa dito for Clark. Isa naman for Clark. Sa Oragi for Esmeralda. Ninja Kila for Exborg. At Kiki naman for Valir. Para naman sa red side, Nuira. Zach for the Selena. Aris naman for the Joe. And Andre for the Joe. Mats for the Carry. At T6 naman para sa kanyang Kufra. Inter-barangay nga ba ang labanan? International. Dito natin malakas. Depende. Huwag magsalita ng tapos. Relax lang kayo. Baka mamaya yan lang yung dinisplay niyang badge. Diba? So, di natin. By the way, pagkatapos po ng series na to mismo, or ng game number 3 na to, mamimigay kami ni Irv sa tatlong winners ng 500 diamonds each. Okay. Matik yan. Mamimigay tayo para lamang sa inyo. Siyempre dahil yan sa suporta na binibigay niya sa Tropon Just ML. So, shoutout po sa inyong lahat. And mabalik tayo sa laro. Isang minuto pa lang. Pero wala po naman masyado nagkakaroon ng bakbakan dito. More on objectives. More on kuha pa. Kasi dalawang marksman yan. Okay. So, automatically, tinamahan ng abisa laro. Nakapag-flicker out pa nga ang isang Valier para madodge yung pwedeng i-burst damage, pwedeng ibigay na burst damage dito ni Zach. Pero oops, nakauwi ng matiwasahi ang isang Valier doon. Tama ka dyan. At ito na nga mga best swap. Wala pa namang big deal masyado. Tamang kuha lang din ang kanilang mga objectives. Pero so far, what we are seeing right now, rotations from Arkangel, very consistent. Naihahatid nila, nakukuha nila dito ang funnel na gusto nila against stacks. Ang problema lang talaga, na-invadean sila ng buff. Pero oops! Naku! Uy! Natulak pa. Natulak pa ng bahagya doon, mga kaibigan. Lumalabo ang aking stream, hindi ko alam kung bakit. Pero ito na, babalik na siguro yun sa kanyang kulay. Pero mats dito. Mukha silang mga Roblox dito. Roblox. Para silang Minecraft, mga kaibigan. Roblox, ha? Tumuroblox, idol, ha? Oo. Naka po, eto na, natalunan pa. Bouncing ball na ibigay. Kaysa ako, Ragi, makakaligtas naman. Pero ejector, nakaredy na rin dito, mga kaibigan. May unstoppable force pa yan. So automatically, mapapatay nga naman ng isang Esmeralda. Yun, naka po. Eto na. At first blood has been taken kagad dito by this new era. So for this, medyo lumalamang nga yung Philippine na national player natin dito kaysa sa barangayan. Inter-barangay. Matapon barangay. Pero oops, naupo si Zach dito, bumawi. Hindi pwedeng walang ganti ang api. Mga kaibigan ni Jaquil has been taken down as well. Kiki dito, wala na rin buhay. But still, look at this. Bouncing ball naman para kay Tizix. Kiki, naupo na slow. Pinasok talaga. Unstoppable force para kay Aris. And that be it. Naupo for the third kill. Nakuha na naman ng new era. Naupo. Two for nothing. So, alam nila ngayon kung bakit hindi nila pinapakawalan yung isang Selena. Though, medyo mahirap pa to para sa isang Claude. Oop, nabigyan na naman. Way of the Dragon, automatically, mapatay dito. Pero, siyempre, hindi naman pwedeng ganun. Pagka medyo maasim ka nga naman, mapapatay at mapapatay ka. Pero, eto na nga, sinecure na yung kanyang blue buff. Hindi nakakuha si Sakuragi dito ng blue buff. Pero, ang mahalaga, nakuha ng team ng Arkangel yung blue buff na inaasam ng Nuira. Mm-hmm. Nako. Tingnan natin dito, may turtle na rin. So, medyo mahirap nga to para sa team ng Arkangel. Tinamaan pa ng abisa laro dito si Grok. Mukhang mababurst down. Hindi. Mukhang ano na lang, itsahan lang. Pero ang ganda ng mga ano dito, ng mga abisa laro ni Selena. On point, ha? Oo, tama ka dyan. Kuya Irv, just a moment of silence lang. Paalam lang ako mabilis. Tatawag lang si Kuya Nick. Isang mabilis lang to. Ako na bahala. Pero ito na nga mga kaibigan, habang wala ang isang ating mga tropa, nandito naman si Direk. Kaya huwag kayo mag-alala. Diba, Direk? Oo, siyempre nandyan ako. Pero ito na nga mga kaibigan sa middle lane. Kung mapapansin nyo, nagtitipi pa si paring Sakuragi dahil nga naman alam din nila na medyo, medyo kailangan ng tulong ng tropa. Pero eto na si Zach. Tinamahan na naman ang abisa laro. Tingnan natin kung mababurst down niya. Blazing Duet. So for this one, ang isang Claude talaga is hindi pa siya talaga more on lumalaban. Kasi ang kailangan niya lang gawin is do some Blazing Duet to clear the minions as early as possible. Pero once na nag-level 8 yan, dun yung malalaman kung successful na ba yung pagpa-farm niya ng early stage or hindi. Pero eto na nga, mga kaibigan, top lane natin. Mukhang sisilipin ang tatlo sa mga players dito na new era. Pero yun na lang ang kinuha, flicker out. Para naman dito sa isang Valir, pero nagro-roblox na naman ang aking screen. Hindi ko alam kung bakit, mga kaibigan. Pero oops, yun. Tinamaan? Hindi tatamaan ang abisa laro yan. Tamang segue lang. Kalmahan nyo lang. Lamang dito ang new era.
ng almost 3,000 bottom lane Ares, simple Bugatti lang nakakuha pa ng ano, unstoppable force, nabigay kay Saksha, wala na pang BMI out yan, automatically mapapatayan. Pero dito ang isang Grak mo ang hahabulin, T6 naman nagfi-flex ng kanyang katawan top lane, maganda ang pinakita dito talaga na, tinamaan natin ang Bisalaro direct, patingin nga ako dun, gumagalaw yung isang Esmeralda, pero mid lane na lang yung gusto nilang kuha ng casualties dito. Mga kaibigan ng Bisalaro, tumama do, pero kapag ultimate na si Keke, aalis na nga lang unstoppable force, hindi na ibigay, pero ejector na nga lang doon. Pero medyo malalim dito ang tropa ng Arkangel, New Era, babakap lang din naman, shutdown pa nga doon, so apat na lang yung natitira dito sa New Era, samantalang kompleto pa ang team ng Arkangel. Last Insanity nabigay sa mid lane, mga kaibigan direct, iurong mo yung camera, iurong mo direct, yan, daling-dali mo, pero eto na nga sa mid lane, mukhang nagkakaroon pa rin ng bakbakan, out na lang, de-disengage sa New Era dahil bawas na sila, nang wala pa silang nakukuwang objective, so wala pa silang nakukuwang kill para dito sa team ng Arkangel. So Lead Wanderer na lang and the Turtle para i-secure na nila yan, kasi habang tumatagal mas lalong sumasakit si Sakuragi, kahit sabihin na natin pang inter-barangayan yun, iba pa rin yung kaya niya ibigay na damage. Pero ito na si Zeus, mga kaibigan, mukhang babalik pa rin. Oops! Uy! Grounder naman ang dating ko din. Ganda din yung pasok dito ng Wild Charge naman, coming from New Era. Pero hindi pala, ito naman ay galing from Arkangel. And look at this, naupo, disengage na rin mga kagad. 1-0 ang nakuha dito ng Arkangel. At Saksaw, almost mamatay-matay na doon, pero nakataas. Nataas pa rin naman. Yun, drop dead pala ako, pre. Simula yun na wala ka, pre. Tinutuloy-tuloy ko. Tinignan ko kung hanggang saan kaya ko. Kaya ko pala, tol. Basic. Basic lang pala, tol. Basic lang. Okay lang. Pero ito na nga, mga kaibigan. Andre, mukhang na, Way of the Dragon, nabigay agad. Mukhang iba-burst down agad nila itong isa. Mga kaibigan, Mats, Wild Charge, para kay Eason. Pero negative na ata. Tinakpan pa ng inter-barangay. Mga kaibigan, kinwarantine. Ang gandang save na nun para kay Sakuragi. Kaster, mana Bisalaro! Pagkano na, malas ka nga naman! Ako po, sa pool si Kuya Sakuragi. Ito pa, another one. 360 trying to escape from here. Pero 4-5 ang ating score. 6-minute game time pa lang pala to. Akala ko mga nasa 16 minutes na. Pero makasyado pa tong maaga. Wala pang nakukuhang tower dito ang Arkangel. So that's a problem. That's the big problem dito. Siguro napakalaking factor din talaga nung draft pick na or yung ban na nawala wala dito sa Arkangel. Nawala sa kanila kasi alam nila si Zack is yung vision kasi ngayon ng New Era napakalaki. Mm-hmm. And para sa akin, kung ako yung Arkangel dito, masakit para sa akin na matalo dito sa game na to. Kasi lumaban ako ng upper bracket Tapos kung sino pa yung nasa lower bracket, siya pa yung manlalaglag sa akin. Masakit ka naman talaga sa ulo yun, diba? Pero eto na nga, mga kaibigan, mukhang nagkakaroon naman ng bakbakan, pero sinecure na. Pero hindi pa rin nila nakuha yung blue buff na yun. Grabe. Wala Even though 5-man na to, 5-man flicker pala dito for New Era. And for Arkangel naman, wala rin silang retribution. So pagdating sa objectives, yari yata dito sa Akuragi. Ako po, 2-1. Under the turret naman yan, pero disengage na lang din. Here comes Kiki on to back up together with Eason as well. Naku po, naghahanap ng mga leftovers, pero wala na madadatnan. Disengage na lang wala din. Wala ka na pansin ng mga kaibigan. Tinumakan na naman ang Abisolaro dito. Ayaw niyang pasukin kasi negative. Apat yung kalaban niya. Kuha na lang sila ng turtle para mas better kasi 8 minutes na naman. Kaysa naman dumating pa ng 9 minutes or 10 minutes maging bird pa yan, mas okay na i-secure na nila para mas malaki yung perang iangat nila dito. And to think na dalawang Blade of Despair, sir, nakita mo ba? Ares and Andre nakakuha ng dalawang Blade of Despair. So kung sino man yung makukuha ng dalawang team na yung dalawang players na yon, naka-high-end rate pa yung dalawa, automatically mababurst down nila. So yun yung maganda sa team ng New Era ngayon. Kaya nilang mamburst, kaya nilang mampoke, kaya nilang gawin lahat ng gusto nilang gawin dahil nga nakuha nila yung comfort pick. Pero eto naman, mga kaibigan, laban sa apat, mukhang may mananakap pa dito si Andre. Oop, nanakap yung isa. Way of the Dragon para dito kay Saksha, patay agad, mga kaibigan. Tasamahan pa nga din ng isa sa team nila, pero Johead, ang ganda ng ginagawa sa top lane, umu-objective lang siya, pero mutikang pantamaan ng Basal Arrow yun. T6 dito, fe-flex para dito sa bottom lane para mas makuha nila yung objectives. So ano nga naman ba ang gagawin ng Arkangel ngayon? Tama ka naman dyan. That's gonna be the question for the Arkangel. New Era dito is on the lead. So mukhang hayahayang buhay na dito. Napakaaga nitong larong to at napakaaga rin nasisintensyan ang Arkangel. We all know comeback is really hintayin lang siguro natin dito si Saksa na sumakit kaso ang problema dito. Si Mats with his carry is sumasakit din. So hanggang kailan natin hintayin dito ni Saksa ang cloud. Ito na. Wala pa nga din. Wala pa, malabo pa. Malabo pa sa tubig ng nawasa yan, sir.
Oo, so, pero si ano dito, si Kimi working on a third item na or second item ah. So, laki ng agwat, ladies and gents, look at this 3k gold lead din pala halos ang gold dito ng ano, ng Karyag compared dito sa Claude. Pero ito na naman, no, ako po, delikado na po mga kaibigan, pero napalalim yan, T6. And that's gonna be a problem, pero ito na, sa wakas, nakakuha na rin ng blue buff na inaasam-asam si Claude, nabuo na rin ng Demon Hunter Sword. So, medyo tagirap. Matagal yung Demon Hunter Sword na yun? 9 minutes, grabe, tagirap siya dyan ha. 1-3 yan ah, 1-3 standing yan, 3 deaths lang yan, pero napaka ayun sa pera nung carry, malaki yung kalamangan, 3k, isipin mo, 10 minutes na, pero na. Ay, hanggang ngayon, 4.8k ka pa din. Laka pa yung pera ng export, kasi nadadalawan siya eh, isang malaking factor din yun. Oo, hirap na itong kalagayan ni Kuya Saksa natin so far. Kapit lang muna sa cellphone, syempre, depende-depensa lang. Ito na, ano to, Lord na ba to? Direct Yepo, can we check Lord na yan, Lord na yan. Kasi kakakuha lang nila ng ano kanina eh, ng Tertilus eh. So, kapit, possible kapit. Lord na yan. Tapos meron pa ditong Heptasis, tas Lightning Truncheon for the, ano, for the Selena. For Selena, talagang gusto rin pumeste dito ng Selena. Ayun, no, yun, tinamahan pa. Gusto rin silang pestehin talaga. Actually, wala pa nakukuwang kill yan. Pero yung abisa laro niya, isa yun sa mga nagiging magandang sitwasyon, kumbaga magandang abisa laro para kapatay. Nagpapalit din ng mapa dito sa Archangel yun, kasi hindi sila makagala-gala halos. Kasi kailangan nilang consider that there's an abyssal arrow. Tinamahan pa. Diba, napilitan tuloy mag-ulti din si Keke. Pero yung Abyssal Arrow, napakasikip at napaka-annoying nito sa mapa. Ito, sa Kuragi T6, pumasok, papatayin data talaga. Galim. Hindi na pwedeng buhayin yan, my friend, pero yun nga lang. Medyo kinapos sa damage, makunat eh. Alam naman natin tank yan, pero rekta uwi na si Kufra doon. Middle lane, dapat yung Kufra huwag na umuwi. Dapat, dapat na gano'n na lang siya, nag-healing galing. Pero kasi negative na rin siya, pwede na rin siyang mamatay doon. So, nasayang lang yung pagkuha doon sa bottom lane ng Lord. Kasi sasaglitin lang yan, iba pa rin yung dating nung ano. Iba pa rin yung damage ng Claude kahit papano. And pwede namang na clear ng prep yan. Oho, tama. Saka damage, meron na rin siyang item kahit isa. Ito na. Pumakas na lang din si Sakuragi. Ladies and gents, medyo mahirap-hirap na sitwasyon dito. Sa pool na naman, Abyssal Arrow, Crucial Hero pa yun. Naku po, yun ng sinasabi sa hula, mga kaibigan. Saks has been taken down, another Abyssal Arrow connected. Naku po. Is this really true? Parang umuulan ng Abyssal Arrow here. Pero another 1T6 nga lang dito. Medyo malalim ka na, kuya. Pero oops, tuloy pa rin ang boxing. Itso has been taken down. Tuloy ang boxing. Ito na, pumasok si Sakuragi. Bawal lumalis. Pero ito, top lane. Baka basagin naman dito ng New Era Tower Lock. Ninja Kela with that ultimate as well. Was able to trade the kill. Kamiyang bata Sakuragi dito against Mats. Naku, mawawipe out yata ang New Era. Naku, hindi po pala. Joke lang. Ito na, Tower Lock dito. Ejecto. Pwede. Pero ayun, Archangel. Tapos ang boxing. New Era will continue their legacy sa ating lower bracket. Congratulations. Nako. Now, laglag yung Archangel. Oh, kaibigan, nilaglag ng New Era.